Hi guys, welcome back po muli sa aking YouTube channel. Sa mga hindi nga po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si Roxanne. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, i-like, share, subscribe at huwag na po mong kakalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga i-upload na videos. Guys, bago natin simulan ng ating video, ngayon guys, ay explain ko po muna bakit nga pala ako hindi nakakapag-upload at hindi ako nakakapag-vlog. Okay, siyempre ang dami po nangyari. Last year po ay medyo bagong panganak po ako noon, kaya medyo nabibinat po tayo at kaka-edit, kakapuyat. So ayun, yun lang naman. At saka syempre ngayon po ay medyo busy po ako sa aking Ukay business. Ngayon kung gusto niyo po i-visit yung aking page, lalagay ko naman po sa description box yung aking link po ng aking page. At syempre meron din po akong page, okay, yung Roxanne G. Herrera. Ilalagay ko na lang din po ulit yung link dyan sa description box sa baba. Paki-like and follow na rin po. At dun po ako magpo-post po ng mga bago kong upload na video sa YouTube. Shoutout po muna tayo ngayon guys. Hi to all my family and friends. So, shoutout po sa inyong lahat. Hi po. Keep safe and God bless. Ayun guys, hindi muna natin isa-isahin yan lahat. Kasi guys, masyado silang marami. At syempre, shoutout din po sa ating mga viewers. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi. For today's vlog, sasagutin lang naman natin yung katanungan po ni Ate Sherilyn Togonon. Okay? Ayan po yung kanyang tanong. Bago po natin yan sagutin, ayan, disclaimer lang po. Lahat po ng sinasabi ko at sinishare ko po dito sa aking vlog po ay based on my experience lamang po. Lahat po yan ay hindi ko gawa-gawa lamang po. Lahat po na sinishare ko po sa inyo ay mismong nangyari po sa akin at naranasan ko po talaga mismo. Ayun, kaya ayun, gusto ko lamang po i-share sa inyo at syempre at sana ay makatulong po sa inyo itong vlog ko. Meron akong kopyahan dito. Medyo mahaba-haba to guys. Sana ay tapusin nyo itong video to, syempre, para malaman nyo kung ano ba talaga yung kasagutan dito sa tanong ni Ate Sherilyn. Okay. Ayan, ang unang tanong niya ay kapag nag-a-apply po ba kayo ng base coat, pupunasan pa ba ng wipes? Okay. Ito po yung sagot ko. Medyo mahaba po kasi to, hindi ko na kayang sagutin to. Pero ito po ay sinulat ko mismo. Ayan, sinulat ko po mismo 'yan. Ayan, ang haba po niyan. Ayan. Okay, sinulat ko po lahat to para maipaliwanag ko sa inyo mabuti yung isasagot ko dito sa tanong ni Ate Sherilyn Togonon. Okay. Ayun, sabi niya, kapag nag-a-apply po ba kayo ng base coat, pupunasan po ba ng wipes? Okay. Depende po ito sa polish na inyong gamit. Okay. Kaya dapat po mas maganda po dito ay basahin niyo po yung instruction po ng product na binili niyo, kung sa mismo mga distributor po ba yan ng mga product, ng mga gel polish. May mga binibigay po kasi silang instruction kung paano niyo gagamitin yung kahit po sa mismong product, mababasa niyo po yun kung paano niyo po gagamitin yung isang product, lalo na sa gel polish yan. Okay, at saka syempre mas maganda din po na umatin po kayo ng mga seminars. May mga pre-seminars po tungkol dyan sa mga product na yan. Pero mas maganda po umatin kayo ng mga seminars kasi doon po nila pinapaliwanag kung paano po gamitin yung product at yung tamang paggamit, tamang proseso. Types of base coat, ito po yung may mga base coat po kasi na kapag po na-UV nyo po ay sadyang parang basa po siya or oily. Pero may mga ganun po na hindi mo na kailangang i-wipe. Parang pong ganun na oily or parang basa pa po siya na kapag katapos mo i-UV, eh, pwede mo na siyang applyan ng color na napili ng client mo. Okay. Meron din pong base coat na kapag ini-UV mo, hindi po siya ma-oily. Kapag katapos mo siya i-UV, paglabas, tuyong-tuyo siya. As in, pag ginan mo siya, kapag kinapa mo siya, kapag hinawakan mo siya, hindi siya oily or hindi siya parang basa. Meron din pong base coat na sadyang oily po siya pero kailangan pong i-wipes. Yun po yung instruction ng product. Alam ko familiar to sa inyo, hindi po ako magbibigay ng pangalan kasi baka magkaroon tayo ng claims. Okay, magbibigay na lang ako ng two types na product na meron tayo dito sa Pilipinas. Tapos mas madalas natin nakikita sa mga nail spa. Magbibigay na lang po ako ng initial. Alam ko familiar to sa inyo kasi alam ko nakikita niyo to at alam kilalang kilala tong product na to. Okay, si O. Si O po ay, ang base coat po niya ay ma-oily sila. Diba may mga demo po sa ganun? Ayun, konting kwento lang po to, mabilis ang kwento lang. Nagde-demo po sila kapag ka sila ng mga package, ganyan pumunta sila sa mga spa. Ang demo nila ay, etong si O ay, kapag in-apply mo ang base coat, kapag katapos iba, di ba, nalinisan na, tapos ibabap, tapos apply ng base coat. Kapag katapos mo siyang i-base coat,
wipes po siya. Pero, based on my experience, itong si O, minsan ginagawa namin, hindi na namin siya wipes. Pero oily siya. Yung base coat na yun ay oily. Pero kapag ginamitan mo siya ng wipes, ano siya, makikita mo na talaga meron siyang colorless. Oily lang talaga siya. Pero tuyo siya. Kasi may colorless talaga yung kuko. Yun. Yun yung sinasabi ko na kapag ka ni-UV mo siya, oily siya, pero kailangan mo siyang i-wipes. Yun yung, ano, yun yung product na kailangan mo siyang i-wipes kasi super oily po nun. Pero yun nga, based on my experience, ginagawa po namin dun sa product na O na yun, kahit na kailangan siyang i-wipes, ginagawa namin, dinediretso na namin siyang lagyan ng polish. Pero, yun nga, ang kagandaan po nun, hindi po siya nag-chip. Pero kailangan siyang i-wipes, ha? Pero hindi po nag-chip yung product kasi po makapit po yung base coat. Super kapit ng base coat. Pero bago mo kasi yun i-base coat, meron po silang primer. Diba si O? Ayun, hindi po ako maglalagay ng mismo product kasi baka magkaroon tayo ng claims. Hindi ko kasi sure. So, para safe tayo, wag na lang po tayong maglagay ng pangalan ng product. Okay, doon na lang po tayo sa initial. Okay, meron po isa. Bago lang po ito. Parang kaka-release lang po niya ng 2020 o 2019. Ay, hindi. Parang matagal na siyang product. Pero doon lang siya nakilala. 2019 ata siya nakilala. So, ayun. Nag-demo din to. One time dun sa snails pa na pinapasukan ko. Si Blue. Si Blue Blank. Si Blue, okay. Si Blue ay, eto, nung nag-demo siya, nandun din po ako. Okay. Nung nag-demo po siya, ay, hindi na siya kailangang i-wipes, guys. Kahit malagkit siya, hindi na siya kailangang i-wipes. Ilalagay ko po dyan sa taas, yung link po nung kung paano po yung tamang pag-apply ng gel polish at saka yung secret kung paano mo mapapatatag yung iyong gel polish. Meron po akong ginawa niyang vlog. Sana po napanood nyo. Ito yung sagot ko dun sa kung paano mo malalaman na tuyo na po yung iyong base coat. Base coat na ginagamitan po ito ng wipes, ha. After mo i-UV, ang gagawin mo po ay kapag na-wipes mo na yung base coat, nakikita mo po na parang nagmamapa yung base coat. Parang bawa itong yung isang side ay may colorless, tapos yung isang side ay walang colorless. O kaya nabura yung colorless. Ibig sabihin po, ang base coat nyo po ay hindi kumapit ng maayos or hindi talaga siya natuyo. Ganun po yung makikita nyo kapag po ang base coat nyo ay hindi natuyo. Okay. Ang pangalawa po, meron po kasi na baka po yung base coat nyo kaya nabura siya agad kasi hindi po siya nabap ng maayos. Minsan po kasi kapag hindi po nabap ng maayos ang inyong kuko o hindi talaga siya gumaspang, ang base coat nyo po ay mabilis siyang matanggal o hindi siya talaga kumapit. Kasi po kapag hindi po kumapit yung inyong base coat, may tendency na ang polish nyo din po or ang gel polish na in-apply nyo sa inyong client ay mabilis din po talaga siya mag-chip. So, mabilis siya matatanggal. Mababakjib po kayo. So, ayun lang naman po yung itinuturo ko sa inyo ngayon. Sana po ay meron kayong natutunan, guys. Please like, share, and subscribe. Siyempre, huwag na huwag nyo kakalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga i-upload na videos. Yun lang naman po, guys. Thank you. Bye-bye!